So what's up na naman mga kapayat, bagong video, bagong i-upload na naman natin to. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa aking naranasan sa aking bansang pinuntahan. Ang aking bansang pinuntahan guys, ayan, napakaganda. Lahat siguro tayo gustong pumunta sa bansang ito, pero sa tingin nila maganda, totoo, magandang bansa, magandang maunlad na bansa, at marami pa talagang mga high-tech na technology na nandito sa bansang ito. Ayan, malamang ikaw na nanonood ngayon sa vlog na to, gusto mo rin makapunta sa bansang ito bilang ano, ang isang hamak ko na lang ay bilang isang alipin, bilang isang manggagawa sa bansang ito. Kaya masarap pumunta dito, isa kang tourist visa ka, kailangan mamamasyal ka, ganun. Pero kung isa kang hamak na alipin lang, dito mo maranasan yung hindi mo naranasan sa ating bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, mga idol, ayan, nagtitipid rin kapag isa ka construction worker tulad ko. Nagtitipid din sa bansang ito guys, ayan, nagtitipid din, pareho lang din. Malaki nga yung sahod dito, pero yung mga bilihin sa bansang ito ay napakamahal. Oo nga, sabi nila malaki yung sahod, totoo nga malaking sahod, pero yung mga babayarin naman dito, pagkain, bahay, kuryente, tubig, gas at internet, ikaw mismo yung magbabayad. Kayo mismo yung magbabayad. Hindi siya libre, mga guys. At una-una sa lahat, ayan, maraming salamat dahil sa Diyos, dahil nakapunta ako sa bansang ito, malaking tulong sa aking pamilya, lalo-lalo na nakapunta ako dito. Kung hindi dahil dito, malamang ganun pa rin. Wala akong bahay, hindi ako nakapagtayo ng sariling bahay. Ayan, maraming salamat talaga sa bunga ng aking pagsisikap. Ayan, kung ikaw ay nanonood sa video na to, huwag ka mawala ng pag-asa, idol. Ayan, kung ano ang iyong gusto sa buhay na nais mong makamtan, ituloy mo lang yan. Huwag ka susuko. Ang aking ginawa guys, walang tumulong sa akin, sarili ko lang. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako dyan sa Maynila. Ayan, pag walang pasok, nag-a-apply ako. Ayan, grabe yung napagdaanan ko mga guys. Hanggang sa nakapunta ako dito. Walang tumulong sa akin na kapamilya ko kasi walang wala rin sila. Nahiya din ako humingi ng tulong sa kanila. Mga guys, siguro pinagbigay talaga ng Panginoon to sa akin, kaya ako nandito. Maraming salamat talaga sa Panginoong Jesucristo na ginabayan ako hanggang dito, na nakapunta ako dito. Sana nawa araw-araw gabayan tayo ng Panginoon. Ayan, sa mga nanonood ng video ko ngayon, ayan, kung ikaw, huwag ka mawala ng pag-asa sa buhay, tuloy mo lang yan. Kung anong meron ka ngayon, huwag ka, dahil libre lang mangarap. Ayan, to make your dreams come true, kailangan mo talagang sipagan. Huwag kang sumuko. Hindi laging nasa baba ka. Kapag may pagsisikap ka, pwede kang makamtan yung ninanais mo sa buhay. Ano nga ba yung mga naranasan ko nung pumunta ako sa bansang ito? Unang punta namin dito, nag-aral kami ng isang buwan na mga ano nila, culture, mga gamit sa mga ano, construction, kung ano-ano pa, at saka mga kung paano sila mamuhay. Ayan, napag-aralan namin yan, at nung natapos na yung isang buwan na yon,
pumunta kami ng sumabak na kami. Yan, nagsimula na kami magtrabaho. Ayan, sa unang trabaho namin, dahil hindi yon yung trabaho ko sa Pinas, iba yung trabaho ko dito at iba yung trabaho ko sa Pinas. Yung trabaho ko sa Pinas ay welder, yung trabaho ko naman dito ay ducting installer. Ayan, napakahirap talaga mag-adjust, guys, lalong-lalo na sa trabaho, sa salita. At kung nanonood ka ngayon sa video ko, ayan, pwedeng paki-like at paki-share, paki-subscribe naman, idol. Ayan. Ayan, guys. Ayan, pasensya na kayo. Mahaba yung kwento ko. Ayan. Yan, mahirap talaga mag-adjust, guys. Pero tuloy lang, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Iniisip mo 'yan na nahirapan ka, uuwi na ako, hindi ko na kaya. Pero pilitin mo pa rin na kakayanin ko to. Isipin mo para sa pamilya mo yung main goal mo. Para sa pamilya mo, kung wala ka rin pamilya, para sa kinabukasan mo, para sa kinabukasan ng magiging pamilya mo, idol. Ayan, motivation mo lang yung family mo. Dahil mahirap talaga, ma-stress. Ma-stress, napakahirap. At grabe, mga idol, ayan, naranasan. Araw-araw yan, biyahe. 2 oras, 3 oras. Ganun din pauwi, 2 oras, 3 oras. Pero kinakaya pa rin yan para sa ating pamilya. Hanggang sa tumagal, nung tumagal, siguro naging 2 taon na ako mahigit dito, ayan. Sa loob ng 3 buwan, guys, ayan, makakapag-adjust ka na rin. Sa salita, sa gawa, basta yung palaging tinatrabaho mo, ayan, i-memorize mo lang palagi yung mga salita, ayan, huwag mo kakalimutan palagi, kasi yung trabaho yan, paulit-ulit lang yan, araw, kinabukasan, ganun yung gagawin mo, hindi naman lalayo sa ibang trabaho yan, ganun pa rin, kaya-kaya mo yan mag-adjust, mga idol, para sa iyong pamilya, ayan. Ang bansang Japan, guys, grabe yung mga hirap dito. Ayan. Workaholic yung mga tao dito. Trabaho ng trabaho. Ayan. Walang pag holiday. Ayan, minsan may pasok pa yan. Talagang bakbakan yung trabaho. Di, kapag trainee ka, mga guys, ayan, hindi gano'ng kalakihan yung sahod. Di, kapag worker ka talaga, yun. Parang daytay hapon na rin yung sahod mo, pero para sa akin, trainee lang ako, maliit lang yung sahod ko. Pero kahit na maliit, guys, kung talagang para sa pamilya mo yon, kahit maliit yan, basta para sa kinabukasan mo, ayan, kakayanin mo yan. At huwag kang susuko, dahil nandyan yung Panginoon palagi sa tabi mo. Ayan. Maraming salamat, guys. Nawa ay may napulot kayong aral sa akin. Kahit nagdadrama ako. Ayan. Maraming salamat. At shout out nga dyan pala kay Mabuang TV. Ayan. Mabuhay ka, idol. Mabuang TV. Ayan. Shout out sa iyo, idol. At sa mga nanonood ngayon. Ayan. Pwede kayo mag-comment, guys. I-share yung video na to. I-like at i-subscribe naman dyan. Ayan, maraming salamat at God bless you.